Hello guys, kabaro itul ko kayo sa aking sa aming kwarto, sa aming bagong lilipatan na kwarto. Saraduan natin ng pinto. Sarado ng pinto, kita mo kagad yung salas. Sa right side, makikita mo naman ay ang kitchen. Ang kitchen ay mayroong cabinet kabilaan, tapos yung isa may bintana, tapos dito yung lababo, tapos yun, pamunas, tapos dito yung gas range, yun may lalagay, yun ang saksakan niya, tapos dito yung exhaust pan. Buhayin mo yan, switch on, at gagana na yon, ilaw na. So, habang nagluluto ka, may ilaw, makikita mo. Tapos, pwede mong buhayin yung pan, yung exhaust pan, para igupin niya yung usok. Wala ko naririnig. Ayun, wala. Sa isa, mahina. Patayin muna natin. Tapos dito sa side na to, taas hanggang dito ay refrigerator ang nilalagay. Meron na siyang saksakan dun. Ito yung switch ng water heater at ng dito sa kitchen. Mayroon din electrical socket. Ay, sorry. Telephone port. Okay. Ayan. Mayroon din fire extinguisher. Yung plastic, never mind din yan. Nilagay ko lang muna pa samantala, basurahan. Ayan. Ito yung pinto. Kapal ng pinto. Ilabas nyo ng kitchen. Makikita nyo yung telecom panel board. Tapos, board panel. Ito rin, electrical board panel. At ito yung Schneider Electric. Ito yung main switch. Subsection switch. At ito yung mga switch bawat linya. Yan. Kita nyo yung ceiling. May dalawang bumbilya. Pero dito, mayroon din bumbilya. Pinatang may pin light din siya, parang bumbilya din. May ito, antena sa telecom, sa network ng cellphone. Tapos yung sprinkler head. Ayan. Dito sa loob, mayroon siyang saksakan ng current electrical socket, meron siyang TV port at anong tawag dito? At telephone port. Ito rin, ito yung bintana, glass siya. Tapos ito, glass dito. Glass din dito. Ito yung hanggang dito lang mabubuksan. Tapos sarado muna siya. Buksan ko lang muna para yung hangin, separate. Tapos itong electrical port din dito, banda. May electrical port din doon. Television port. At telephone company port. Tapos, ayun. Yan ang sa air conditioning. Yung vent na yan. Tapos, nandun yung sprinkler head ulit. Ayan. Tapos yan ang main door. Tapos dito sa kabila, ito yung Johnson and control switch sa AC. Tapos ito naman sa ilaw, dito sa salas, sa ilaw. Dito naman yung intercom. So baba ng intercom, meron pang another electrical port. At pagdating naman dito, sa
papasok sa bedroom. Bubungad muna dito ay may switch dito para sa ilaw. Okay, may ilaw dito. Tapos sprinkler head. Tapos dito ay may ang switch. Narito rin yung switch ng heater, water heater, switch sa bathroom, toilet. Tapos ito yung toilet. Dito naman yung kwarto, one bedroom. Ganda ng tiles niya. Ngayon, kakalinis ko lang dito sa ano. Ulitin ko na lang ulit. Kung dumi pa. Ayan. Tanggalin ko muna pa. Ayan. Ayan. May mirror dito. Tapos ito yung lababo. Dito sa gilid meron asampayan ng bata, ng towel. At meron ditong saksakan para sa pag-shave, mag-shaver ninyo. Right. Tapos ceiling niya ay merong dalawang ilaw, isa doon sa may shower banda, pin parang pin light, spotlight, or ito naman ito pinakamalaking ilaw. Yun nandoon siguro exhaust ano tawag diyan. Ngayon, ito yung shower. Saladuan natin. So, kung maliit lang yung space mo, minimalist ang style, ito ang very advisable na gamiting shower o ipagawa. Kasi, glass siya, enclosure siya, hindi mababasa dito sa labas kung maliligo ka. Kasi, ayan, may pinto. Yung talamsik ng tubig, hindi lalabas dito. Napakaganda. Ayan, may harang. Bubuksan mo yan dito. Mapapasok ka, shower. Ayan. Sliding door. Ayan, may bintana doon. Shower. Ito naman yung faucet niya sa baba. Kasi ito yung tamang-tama lang sa isang tao. Kahit dalawang tao kasi sa loob. Ayan, saluda natin. Ito naman yung never mind yung mga panlinis. Liquid dishwash. Tapos ito yung toilet. Tapos yung hand spray. Ito yung lalagyan ng tissue. Tapos ito yung tubig. Tapos ang kagandahan nito, may cover siya, di ba? Yung cover niya, pansinin ninyo. Oh. Bumababa siya ng dandan lang, slowly. Yan. Yan ang maganda. Para hindi masyadong maingay pati yung cover niya na yun. Dandahan. Okay. Close na siya. So, ito yung pantalong ko sa jacket. Naglinis kasi ako muna. Ayan. So guys, yung bedroom. Ayan. Ito yung papasok sa bedroom. Subscribe kayo naman sa mga nanonood. Please subscribe. Kung nagustuhan ninyo ang video. Ito sa bedroom. Ayan. Glass wall din siya dun. Tapos dito sa loob ng bedroom merong socket dito. Electrical socket, TV port socket, or saka telephone port. Ayan. Tapos naroon yung electrical socket, saka switch, light switch, saka yung electrical socket. Tapos dito sa pagpasok sa pinto, katabi ng pinto ay meron yung switch ng ilaw, saka ng AC. So ayan guys. Ito switch din to sa ilaw. Para kung nakaiga ka na, hindi ka natatayo, papatayin mo lang yan.
isi bantal nito, isi duct bantal nito, ventilation. Yan. Tapos meron isang sprinkler head. Water sprinkler head. Isang ilaw, papalitan ng ilaw para medyo maganda. Tapos merong smoke detector. Yan ang kwarto. Tapos dito sa kwarto, may isang bintana. Mabubuksan mo siya. Pag ganun. Pero hanggang dun lang yung yung distance na pwede mong mabuksan. Close mo. So, kung meron pang isang strong TV, pakabit mo dito. Tapos dito yung bed. Pag ganun, una doon, dito yung dito, headboard. Ayan. Tapos yung kabila, lagyan mo ng side table. Tapos dito rin. Tapos dito, mula dito sa switch ng aircon, pwede kang magpa lagay ng cabinet hanggang dito sa aircon. So ayan, so yung cabinet pwede kasing laki nitong hanggang sa tights or kahit makasubra ng tights, kahit makasubra hanggang dito siguro. Malaki na yun. Diyan lang sa mga dito. Hanggang doon. Tapos, hanggang taas siguro dyan, imagine. Before sa AC. Kanya mataas. Ganda siya. Ganda ng pinto. Sulit na sulit ng pinto. So, yan ang loob ng bagong room na aming upahan. Kaya, kalinis ko lang. So guys, habang bago matapos ang video na ito, please subscribe to my channel and like and please share. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share. Ayan. Ayan dun sa yan, sa tent na yon, meron doon pre-vaccination para sa COVID. May mga tao yung nakapila. Yan. Yan. Okay. See you guys. Salamat sa inyong panonood. Thank you. Bye-bye.